Isang masayang araw po sa inyong lahat. My name is June and welcome po sa brand new episode ng ating vlog, June's Day Channel. Pag-usapan po natin, panalo na naman, Vice President Sara Duterte, nangunguna na naman po sa survey. Survey po ng presidential 2028, vice presidential, at ito pong midterm election senatorial survey. So yan po ang ating ibabalita. Pero bago yan, pakilike po muna ang video nito at huwag kalilimutan mag-subscribe. Okay, ito po ay galing sa survey ng Oculum at ibinabalita po ng GMA Network. Baka sabihin na naman ng mga troll, magko-comment yan dito, fake news ka, tumahimik ka na. Yan yung mga banat niya, no? Walang argumento, puro ganun lang ang comment. GMA to, babasahin ko lang report ng GMA, oh. GMA News Online, GMA Network. Hindi po ito gawa-gawa lang, hindi ko to sariling balita. GMA, ang GMA po, masusing tinitignan nila kung ang ibabalita nila ay legit. Napakaingat nila dyan dahil nag-iingat sila sa tinatawag na kuryente. Ayaw nila ng fake news dahil sila rin ang masisira. So ito pong mga binabalita, lalo-lalo na GMA, isa sa pinakamalaking network, giant network, kaya nga lang nawala yung isa, no? Yung ABS-CBN. Pero nandito pa rin, nagbabalita pa rin ang ABS-CBN sa online, ano? Anyway, ito po'y galing sa survey ng Oculum. Excuse po. Babasahin natin, no? Hindi ko balita ito. Balita ng GMA ito. Sige, mag-comment na po kayo, mga troll na binabayaran. Vice President Sara o VP Sara tops potential 2028 presidential bets in Q2 poll. Alright? Ito po'y pinublish August 12. Updated August 12, 2024. The latest non-commissioned opinion survey. Yung non-commissioned po, wala, hindi po ito kinomisyon. Ibig sabihin, ito po'y walang nagbayad na nagpakandak ng survey or parang special survey. Ito po'y hindi po kinomisyon, ano? So, yun po ang yung kinomisyon na tinatawag, mayroon pong nagpa-survey. Nagbayad sila at parang special survey yon. Okay? Non-commissioned opinion survey taken by Oculum Research and Analytics showed that Vice President Sara Duterte topped the list of preferred presidential candidates in the 2028 elections. According to the survey, Duterte had a 25.4% voter preference, making her the top presidential contender in the survey. Tignan mo nga naman, no? Mababasa mo, may mga magko-comment sa akin, no, dito sa video ko. Mga Duterte, wala na kayo. Wala na kayo. Mga ganyan ng comment. Ayan, no. Number one, on the top. At the top, baby. However, support for her lead significant compared to the 42% voter preference score si Garden in the first quarter survey. Okay, ito na po yung pangalawa o second place. Mamaya, hulaan nyo kung sino po yung kulelat. Ano? Hulaan nyo po. Senator Rapitul po, ranked second in the latest poll with 18.5%. He was followed by former Vice President Lenny Robredo at third with 10.6%. So, si Vice President Sara, 25.4%. Rapitul po, 18.5%. Medyo malaki pong agwat yan. Ha? Kung bibilangin natin, almost 6%. Kumbaga sa basketball, ang tambak na niyan, mga 20. Matinambakan na ng 20 si Tulpo. Eh, lalo na si Lenny, no? 10.6 lang.
Ang sumunod ay si Marcos, Aimee Marcos with 5.7, ex-Manila Mayor Isko Moreno with 4.8, Senator Manny Pacquiao 3.1, at pangpito, Senator Risa Hontiveros trailed at 7th with 2.9%. Sumunod, Robin Padilla 2.6, at ito na po ang pinaka kulelat. Hulaan nyo kung sino, ha? Pero alam ko nakukutuban nyo na kung sino ang kulelat, kasi talagang anong tawag nito, nami-maintain niya. Ang tawag nito, consistent. Consistent po ang taong ito. Consistent. Laging nasa baba. Laging kulelat. Tambaloslos Martin Romualdez. Nagpasa pa sila ng 500 billion para sa ayuda. Ha? Tapos sumasama siya sa DSWD. May dala-dala siyang malaking tarpaulin na may malaking pagmumuka niya doon. Ginagamit ang pera ng bayan para sa kanyang publicity. Namimigay ng ayuda. Trabaho niya ba yun? Ha? Ang trabaho niya sa Kongreso. Yung DSWD, ang trabaho niyan, mamigay ng tulong, mamigay ng ayuda pag may sakuna. Pero bakit siya nandoon? Para sa publicity. Umaangkas siya sa DSWD gamit ang pera ng bayan na may bitbit na malaking mukha niya. Pero ano po ang nangyayari? Ha? Ang dami niyang binabayarang troll, ang daming binabayarang ensaymada vlogger. Kayo po yung mga ensaymada vlogger. Ensaymada lang po ang pinahahain sa inyo. Yung mga mainstream media, mga media, journalist, nakakatering po yan. Sila po ensaymada lang pinapakain. Ganun lang po ang turing sa inyo. Eto pera o, tatapal sa inyo. O, magtrabaho kayo. Ganun din sa troll. Galing sa mga nakaw yung mga sinesweldo nyo. Consistent po, laging kulelat, Martin Romualdez with 0.8. Uy, tumaas na pala. Dati 0.5 lang ito. Tumaas na po. At least may improvement, ano? Kaya lang, bilangin natin yung 500 million ayuda ng DSWD. Kung ilan na ba ang napapamigay nila? Billion po ito. Billion. August na po, ilan na kaya ang napapamigay? Naubos na ba yung 500 billion? O marami pang natitira? Okay, pagpapatuloy po natin. Around 20.4% respondents said they were still undecided. So malaki-laking bilang to yung hindi pa nagde-decide. 20.4%. Parang 1/5, no? Malapit na sa 3/4. One-fourth. Malapit sa one-fourth. Pero one-fifth ito. Ang nag-participate po dito, unahin po muna natin to, no? Ang nag-participate ay 1,200. So, kalahati 600. Ang kalahati ng 600 is 300. So, mga kulang-kulang 300 po ang hindi pa nagde-decide. Dito po sa 1,200 na correspondent, no? Naintindihan nyo, no? Patuloy natin. While 4.3% answered none of the above. Maliit na bilang lang to, 4.3. Wala daw silang napipili dun sa mga nasa listahan. Inday Sara Duterte emerges as the current front runner, the widespread support particularly in Mindanao. Ito na nga po 'yon.
kaya hindi nila matibag-tibag si Vice President Sara Duterte because of the support from Mindanao. Yan ang hindi nila makukuha. Mahihirapan sila na makuha yung suporta ng Mindanao na pumanig sa kanila. Senator Rapi Tulfo, while second overall, shows a broad appeal across various regions. Former VP Lenny Robredo, although third, has concentrated support in the southern Luzon. Buti pa si VP Lenny, kahit tahimik na ngayon eh, pangatlo pa with 10.6%. Kay Martin, ginagawa na ang lahat. Ginagastos na yung pera ng bayan. 0.8, wala pang 1%. Ha? Sobrang murder na po ang tawag dyan. Minamurder na kayo ng taong bayan. Although third has concentrated support in Southern Luzon, Dr. Rasidon Bernarte Oculum, Research Head and Managing Director as Asia Pacific Consortium, the Researchers, Educators. Okay. Dito po tayo pumunta sa Vice Presidential, no? Sa Vice Presidential po tayo pumunta. Babasahin ko lang to, ano? Meanwhile, Tulfo was named top choice. Ah, ito. Meanwhile, Tulfo was named the top choice for Vice Presidential candidates in the 2028 elections. Kung ikaw ay nangunguna sa Vice Presidential, so mag-isip ka muna, Tulfo, kung tatakbo ka bang presidente o Vice President. Take note po, si Tulfo hindi pa binabanatan. Baka pagtapos ng midterm election niya, kasi matindi talaga ang pangarap ni Martin na magpangulo. O kaya gagawin niya ang lahat, babaguhin ng constitution para maging prime minister siya. Eh, matindi talaga ang kanyang ambisyon. Si Tulfo hindi pa binabanatan, pero magiging kalaban niya kung siya ang tatakbong pangulo. Babanatan din yan. Wait ka lang, Tulfo. Kaya siguro baka mga 4 years na si Bongbong sa panunungkulan, baka doon na uumpisahan si Tulfo. Ang sumunod naman po ay si President Rodrigo Duterte with 16%, Robredo with 7%, pang-apat Moreno, pang-lima Hontiveros. Aba, pang-lima si Hontiveros sa Vice Presidential Survey with 6%. Sumunod, Bongo, Padilla, Pacquiao, Amy Marcos, Romualdez na naman ang kulelat with 1%. Oy! Umasenso na. Naka 1% na po. Palakpakan tayo. Wala tayong ano yung ganun eh. B8. Wala tayong tao eh. Medyo tumaas. Nag-i-improve na po. Dati 0.5 lang eh. Sa presidential, naka 0.8 na siya. Tumaas na. Ngayon po sa Vice Presidential Survey, naka 1% na. Ha? Talagang may progress, but still kulelat. Tanggapin po natin ang hatol ng bayan. Boto na po ito eh, dahil ang kinandak po ng mga respondent ko dito ay 18 pataas, 18 years old pataas. Kawawa po. Around 22% of the respondents were undecided. Okay, ito na po tayo sa senatorial survey. Former Senate President Vicente Tito Soto III, meanwhile, topped the list of Senate candidates for the 2025 national and local election with 56%. Mataas po ito. Itong survey kay Tito Soto. Sumunod po, Erwin Tulfo, pangalawa, 52%. Pangatlo, Pacquiao, 45%. Pangapat, Moreno, 45% din.
Panglima, Rodrigo Duterte, 43%. Yan yung sinasabi ng mga troll, no? Wala na kayo, mga Duterte. Wala na kayo. Wala na kayong suporta. Nag-alisan na yung mga support. Wala na kayong suporta. Yan mga sinasabi. Panglima, oh, mga troll. Panglima. Duterte yan. Rodrigo Duterte. Panglima. Oh, sumunod. Pang-anim. Bong Revilla. Pang-pito. Bico Soto. Pasig Mayor. Bico Soto. Pang-walo. Pia Cayetano. Pang-siyam. Bongo. Pang-sampu. Ping Lacson. Pang-labing isa. Bato De La Rosa. Pasok po si Bato with 29%. Pang-labing dalawa, Lito Lapid. Si Committee Di Silencio, Lito Lapid. Pasok po, pang-labing dalawa. Eh, nasaan na po si ano, Aimee Marcos? Nako po, ito po, nahuhuli na rin. Atay ka lang ha, Lito Lapid, pang-labing dalawa. 13, Willie Ong. 14, Revilla Me. 15, Richard Gomez. 16, Herbert Bautista. 17, B.P. Lenny. 18, Aimee Marcos. Panglabing walo na lang po si Aimee Marcos sa survey. Ay tagilid na po ito. Abby Binay, sumunod. Gregorio Honasa, Ralph Recto. Senator Bam Aquino. Mar Rojas, nasa kulelat na po. Yung Bam Aquino, wala na rin po. Mga Dilawan, yan ang tunay na wala ng suporta. Yan ang bagsak na. Yan ang sinunog ni Duterte, ang mga Dilawan. Well, Risa Ontiveros, medyo kumakapit pa. So, Okulum took the survey. Ay, teka. Around 1,200, ito nga pala yun. Adults participated in the Okulum second quarter. Okay. So, yan po yung balita natin tungkol po sa mga survey ng presidential, vice presidential, at senatorial, no? So, panalo ang mga Duterte, yung mga kampi ng Duterte, Bongo, Bato De La Rosa, panalo po. Yung Tol Tolentino, wala na po. Tinabla na po ng mga Duterte supporters yon dahil sa la-line up na yata siya sa ticket ni Marcos. Kaya tinabla na, wala na rin po sa survey. So, Aimee Marcos nasa kulelat na rin po. Pumasok pa si ano tawag nito? Lito Lapid, panglabing dalawa sa senatorial survey. So, dito makikita natin ang suporta ng mga Duterte, ang suporta ng mga tao ay nananatili sa Duterte. Unang-una, number one, Sara, si Tatay Digong sa senatorial, pasok sa number five. So, pag ang survey po sa mga senator, halimbawa, malapit na election. Halimbawa, 1 week na lang, election na, botohan na. O kaya 2 weeks, sabihin natin. Yung pinakahuling survey na result sa senatorial po, yung 1 to 6, kasi karamihan po, 12 ang ating ibinobotong senador. No? Ngayon yata, baka 13, kasi si Angara ang pumalit kay Vice President sa DepEd. Ewan ko kung hindi ko alam. Pero karaniwan, 12, no? Yung nakapwesto po sa survey na 1 to 6, top 6, karamihan po doon sure win yun. Sure win po yun. Basta yung last survey na, isang linggo na lang, dalawang linggo, mag-i-election na. Sure win na po yung 1 to 6. Pag nasa top 6 ka sa survey. Ang Tatay Digong ay number 5. Medyo malayo pa, 2025 pa, isang taon pa. Pero nakapwesto. Ibig sabihin,
ang mga tao ay mayroon pa rin simpatya sa mga Duterte. Unlike sa mga sinasabi ng mga troll, no? Wala na kayo, mga dutae. Ganyan lang mga argumento nila eh. Tumahimik ka, vlogger. Pinapatahimik ako. Eh, paano ako magbablog kung tatahimik? Ito po tayo eh, nagtatrabaho bilang vlogger. So, ang trabaho po natin magsalita. Sabi, tumahimik, walang argumento. Troll na troll. Kayong mga troll, mga ensaymada vlogger, yung ibinabayad po sa inyo, kinsenas katapusan, yan ay galing sa nakaw. Galing sa masama. Nasisikmura ninyo yung pinapakain nyo sa mga mahal nyo sa buhay, pinapakain nyo sa pamilya nyo, galing sa masama, nasisikmura nyo yan. Sa bagay, meron talagang mga tao, no, kahit pagsabihan mo, wala nang pinapakinggan. Para na rin kayong walang iniwan sa mga ano eh, mga nagtutulak ng droga, akyat bahay, mga nangohold up. Parang nabibilang na kayo sa ganun eh. Galing sa nakaw yan. Pera ng taong bayan yan, yung binabayad sa inyo. Eh, mag-isip-isip kayo. Hindi kayo proud yan. Kami, proud kami. Hindi kami bayaran. Yung pinikita ko, galing sa YouTube. Malinis. No? Hindi galing sa masama. Galing sa pinaghirapan. Eh, kayo. Hindi naman yan galing sa bulsa nila. Galing sa pondo ng bayan yan, yung binabayad sa inyo. Galing sa masama. Yan yung pinapakain nyo sa pamilya nyo. Ito pong survey nung nakaraan, pro Duterte, pro Marcos, sabi nga ni Vice President Sara. Ngayon lang siya nakakita ng ganung klaseng survey. Pro Marcos, pro Duterte. Wala po tayong nakitang survey dati na pro Aquino, pro Marcos, o kaya pro Era, pro Gloria. Wala po tayong nakitang ganon. Yung pro Ramos, pro, wala po tayong nakitang ganon eh. Pro Miriam Defensor, wala. Ito pong survey na yon, yung pro Marcos, pro Duterte, yun po yung sinasabi kong kinomisyon. Parang special survey tapos may nagbayad, no? Karaniwan hindi naman porket may nagbayad papabora na yung nagbabayad na survey na nagpa-survey. Hindi naman, kasi meron namang nagpapa-survey, nagbabayad, hindi naman tungkol sa politiko. Pero pag tungkol sa politiko, eh, malamang sa malamang pinapaboran po yung nagbayad. No? Nakuha nyo? Kasi may nagpa-survey, alam ko dati, yung tungkol sa ROTC, pinukuha yung simpatya ng mga bata na estudyante, kung ano ba sa palagay mo, kung ano ba sa palagay nyo, gusto nyo ba yung ROTC, at lumabas sa survey, mas maraming may gusto ng ROTC. So, yun, wala pong halong politika yun. Ako'y naniniwala, wala. Pero yung pro Marcos, pro Duterte, may politiko na po. May politics na po dyan. At yung nagpa-survey, nagbayad, karamihan pinapaboran yun. Ang nag-survey, Okta Research. So, parang may ano na, may alinlangan na ngayon sa Okta Research. Bakit? Eh kasi mas mataas daw yung pro Marcos kaysa sa pro Duterte. Bakit may lumalabas ngayon sa survey? No? Ang nangunguna ay Duterte pagdating sa presidential bet. Kung totoo na pro Marcos, dapat nangunguna si Aimee Marcos. O kaya naman, yung manok ni Marcos na si Tambaloslos, dapat siya yung nangunguna. Diba? Eh bakit Duterte yung nangunguna sa mga survey ngayon? Kung hindi man sila pantay ni Tulpo, Duterte ang nauuna. Kung si Tulpo man ang nauuna, kaunti ilang diferensya. Yun ang isipin nyo. So itong survey ng pro Marcos, pro Duterte, kinomisyon.
nagbayad, yung nagpa-survey, at pinaboran. So, may lamat na ngayon itong Okta Research. At itong Okta Research, nagsimula yan nung pandemic, tagabilang lang ng mga nagpa-positive. So, kinonvert nila as survey dahil wala ng pandemic. At itong mga itong Okta Research, mga taga UP Diliman. Alam na. Taga UP po 'yan. Kung hindi ako nagkakamali ano, kasi 'yan yung narinig ko sa kanila eh. Sa mga balita din. Yan yung narinig ko, taga UP yung mga 'yan. So, kung talagang totoo itong pro Marcos, pro Duterte survey na mas mataas daw ang pro Marcos at inaasar nila ang Duterte, sana ang mga nangungunang nakikita natin sa mga survey ay si Aimee Marcos. Marcos yan eh. O kaya naman, manok ni Bongbong Marcos, si Romualdez. Kaya lang hindi eh. Consistent, kulelat, Romualdez. Ito, balita to ng GMA ah. Hindi ko ito imbento. No, mga troll. GMA to. GMA. Pag fake news sinabi nyo, fake news yung ano, GMA. Di ba? Okay, hanggang dito na lang po. At hanggang sa muli. Magkita-kita tayo next time. Bye-bye.